yun naman pong plain po ang titulo doon, plain. Inilapit po sa akin yon sa ating tanggapan po at pinanood po natin. Medyo nakakagulantang po kasi pinangalanan yung Pilipinas at pinangalanan yung hulo. At sinabi po doon na ang ating gobyerno ay walang ginagawa sa terrorism. At ang ating pong mga sundalo ay nagbahag na lamang ng buntot. At nawala na po ang law and order dito sa hulo. Eh medyo idol, hindi naman po tayo papayag ng ganoon. Parang napakapangit naman po noon. Yung pong usapin ng kung ano man po yung naggawa ng mga, kasi parang tinutukoy po dyan yung mga Abu Sayyaf eh. Kung ano man po ang nagawa ng mga Abu Sayyaf na yun, yun po natapos na. Ang atin pong mga sundalo, ang atin pong mga pulis na nagbibigay po ng kanilang buhay para makuha po ang katahimikan dyan sa hulo, lalong-lalo na po yung ating mga sibilyan, eh kung natatandaan nyo po, ang istorya po kasi ng plane, idol, nag-crash sila dun sa hulo. Kung natatandaan nyo po, meron pong C-130 na nag-crash dyan sa hulo ng mga sundalo, wala pong kahit na rebelde ang gumalaw doon sa mga sundalo, bagkus tinulungan pa ng mga sibilyan yung mga sundalo para ma-rescue. Ito pong pelikulang ito, sabi nila, sabi po ng ating mga kampe at mga mahal din sa buhay na MTRCB, kasama po natin sa gobyerno, ito daw po ay fictional. Tama naman po, fictional nga po. Sana pati po yung pangalan ng bansa at ng lugar, fictional na rin. Hindi na po nila sana, hindi na rin po sana sila naglagay ng Pilipinas doon at hulo. Kasi fiction na nga rin. Gawin mo parang Star Wars na rin. Iba-iba rin yung lugar. Hindi mo na ma-identify kung saan yun. Pwede naman po yun. O Avatar. Na fictional din. Pero hindi na sinabi. Kung anong, kasi pag sinabi na po yung bansa at city at yung masakit na po yun para sa atin. Hirap na po ang gobyernong ibenta tayo sa ibang bansa. Ang ating pong turismo. Ngayon pa lamang umaangat ang ating turismo pagdaan ng pandemic, ito po ang kakalat sa buong mundo na ganito ang Pilipinas, wala nang patas. Yun naman po, nakikiusap lang po tayo sa MTRCB na sana po ay maging mahigpit naman po sila sa mga ganitong klaseng pelikula. Totoo, fictional. Gawin na natin 100% fictional. Huwag na natin gamitin yung Pilipinas at hulo. Yun lamang po yun, idol. O si Hannah Jane yata, merong gustong itanong sa'yo. Good morning po, Senador. Kasi nasagot ko naman po yung... sinagot ko na po yung katanungan regarding sa mga films. Ano. Pero gusto ko lang po malaman, ano yung pwede na rin ma-exhaust legally ano, para labanan yung ganitong klaseng depiction against the Philippines, against sa mga kababayan natin Pilipino, especially yung mga Muslim? Yun din po, ma'am. Napakaganda po ng inyong aminungkahin. Sapagkat may mga nagre-react din po tayong mga kababayan at sinasabi nila, napaka-OA naman yan. My goodness, ako po ang chairman ng Committee ng Public Information. Hindi naman po tayo pwedeng hindi mag-react. Kapag may mga ganito na nagbibigay po ng maling impormasyon, una, patungkol po sa ating bayan. Pangalawa, patungkol sa ating mga sundalo, hindi po tayo pwedeng manahimik dito. Kailangan po tayong gumawa ng una, ng panukala, na ipagbawal ang mga ganitong pelikula. At bigyan po natin ng mandato, bigyan po natin ng kapangyarihan ng MTRCB na, at guidelines na kung mga ganitong pelikula po, huwag niyong papasukin dito. Unang-una, dapat ang MTRCB at ang FDCP, ang Film Development Council of the Philippines, meron pong ugnayan na tayo, nag-iimbita tayo ng mga foreign production na pumunta sa Pilipinas at pwede nating bigyan ng tax incentives.
at bigyan natin sila ng magandang kalayaan ng makakapag-shooting at mapakita natin ng magagandang lugar. Katulad po yan, ginagawa po yan sa Thailand, ginagawa po yan sa Korea, ginagawa po yan sa Japan, ginagawa po yan sa Canada. Eh, ba't hindi po natin gawin sa Pilipinas? Pero ang kondisyon, huwag po namang sirain ang bansa natin. Huwag po namang pambihira naman, oo. Masyado namang masakit yan para sa amin. Eh, ang buong mundo ay gusto nang makarecover dito sa pandemic. Eh, bibigyan nyo kami ng isang pelikulang, wawasakin nyo kami. Yung ganun lang po sana. At hindi po tayo nagre-react nang wala po tayong mandato. Sa atin po ibinigay ang chairmanship ng public information. Napakalaking responsibilidad po nito. May ano po ba, may efforts po ba from our side, no, to reach out dun sa production team na gumawa ng film na Plane? I mean, to explain, or I think they need to apologize dun sa ginawa nilang depiction. Kasi higit sa lahat, hindi lang kasi nila sinisira yung image ng Pilipinas at maging ng mga kapatid nating Muslim. Yung mga Muslim ay Pilipino pa rin, Senador. So sinisira nila in general yung imahe natin bilang isang Pilipino. Opo, alam niyo po ba, meron pang isang eksena doon na yung sibilyan ang nag-report doon sa terorista at binayaran nung terorista yung sibilyan. Eh, para mo nang sinabi yung buong hulo, eh, lahat ng tao doon, eh, kasapot ng terorista. Pambibira. Yan po ay ginagawa po ngayon ng ating opisina, ang formal po nating sulat sa production po ng pelikulang ito. At syempre po, ito po ay may local na nag-release dito sa Pilipinas. Doon po natin noumpisahan, doon po sa nag-release ng pelikula dito. Pero syempre po, kailangan po tayong dumaan sa tamang protocol. Unahin po na po natin ang MPRCB at susulat din po tayo sa FTCB upang kami pong tatlo ay magsama-sama sa pagpakikipag-usap po doon sa local na nag-release po nito at doon po patungo po doon sa international production. Kailangan po kasi magkaisa muna po ang mga ahensya ng gobyerno para po labanan ng mga ganito. Mga mahal kong kababayan, panawagan ko po sa inyo, pagdating naman po sa oras na ang bayan natin inaalipusta at pinamaliit, huwag naman po natin ipagtanggol itong mga dayuhan na to. Eh, pambihira, oh. Nakakatanggap pa ako ng mga mensahe, nakakatanggap pa ako na nasa naman ang ating pagiging makabayan pag ganitong oras na ang ating imahe. Eh, pinamaliit, tindigan naman ninyo ang pagka-Pilipino ninyo. Pambihira. Maraming salamat po.